mga katropa, bago yung lahat, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong lalo yung mga subscriber, YouTuber, viewers dyan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa akin mga bagong video, mga katropa. So, shoutout nga pala sa mechanic group, yan, kipan ganyan, kiparang Luis, sa mga member, at sa mga ibang group, admin yan, maraming salamat, shoutout sa inyo at sa inyong mga member. So, yun nga mga katropa, mag-overall tayo ng transmission. So, i-show ko lang sa inyo yung mga ibang parts para magkaroon ng idea yung mga gustong matutong mag-overhaul ng automatic transmission, mga katropa. So, bubuin natin, mga katropa, step by step para magkaroon kayo ng idea, mga katropa. So, let's go! Welcome to my channel. Please subscribe with notification on. More video is coming. Thank you. Natin na ibabad na natin. So, siyempre, bago nyo umpisahin yung overhauling nyo, make sure natin na malinis na yung mga parts natin, mga katropa, para dire-diretso yung pagbuo natin. So, yung alimbawa, nalinis na natin lahat, bubuoyin na natin. Yung unang-una natin gagawin, mga katropa, ipaglalagay muna natin yung mga piston. Alimbawa, ito, piston. Piston, ayun mo yan. Paglalagay natin yan. Para dire-diretso yung pasok na yung ating clutch. So meron tayong video na kung paano ilagay yung mga piston niya. Ilalagay ko rito sa video natin, mga katropa. So ilalagay na natin yung kanyang piston at yung seal piece, mga katropa. So ngayon, yung gagawin natin, mga katropa, buuin muna natin yung mga clutch bago natin ipasok dito. Unahin natin yung clutch ng forward clutch. Unahin natin ito, mga katropa. So nandito na yung piston niya, tsaka yung
seal plate. Ito yung seal plate, ito yung piston. Yan mga katropa. So unahin natin lagyan ng clutch to. So yung clutch niya ay nakababad na mga katropa, tapos ito yung plate. Ito yung plate. So kunin muna natin yung clutch. So binabad ko na yun mga katropa. So meron siyang apat na clutch. So ito yun. Ito yung kanyang clutch. Ito yung kanyang plate. Sige, ibubuin muna natin mga tropa. Pagbubuo naman, madali lang naman mga tropa. Ito lang muna sila dito. So, siyempre, unahin natin yung plate mga katropa. Magkasunod-sunod yan mga katropa na kailangan. Plate, clutch, plate, clutch, plate. Tapos yung kanyang clip snap ring. Buo na yung ating forward clutch. So meron siyang clearance dito mga katropa. Yan, meron clearance dito yan. So hindi naman pwedeng sobrang luwag, hindi rin naman pwedeng sobrang higpit. Yan, yung clearance niya. So meron tayong specs ng clearance. Mas maganda sinusukat yan kung sa dial gauge mga katropa. Yan, lalagay mo rito yung dial gauge. Tapos i-up mo siyang ganyan. Makikita mo kung gano'ng kalaki yung sukat yan mga katropa. So na next natin yung kanyang 3 and 4 clutch. So same procedure lang naman mga katropa yung pag-ano. Snap ring. So, meron din clearance yan. Dapat suabi yung ikot, hindi pwedeng mahigpit mga katropa yung ikot nito. Pag nailagay niya na to, hindi pwede siyang mahigpit na ganyan or konting ganyan, dapat medyo smooth yan. So nakabit na natin yan, kanyang low and reverse brake. Plate muna. Yan. Tapos clutch. Plate. Clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate,
plots. Wait. Retainer. Retainer. Tapos yung snap ring. So, meron din siyang play mga tropa. Mamaya tetestingin natin yan mga katropa, malalaman natin yan kung mahilik yung ating mga piston. So dire-dire tiyanin nyo lang yan dahil ilalagay natin itong 1 week class assemblies kasama yung gear, unitar gear yan. So yung paglalagay nito mga katropa, baliktad yan. Yan mga katropa yung paglalagay nyan. So ilagay natin mga katropa yung kanyang assembling ano. Ayan. Hindi natin pwedeng ilagay muna kasi ito mga katropa. Kasi sasabit dito yung ano, yung clutches. Dito sa gilid nito. Kaya inuuna yung clutches tsaka plate ng lower burst brake. Ayan. So isang direction lang yan kasi meron siyang one way clutch. So yung pag-ikot niya is, pag inikot ko rito kasi naka-aning camera natin, so counterclockwise yan. Pag inikot mo siya ng clockwise, ayaw kasi maglalock siya dun sa one way clutch yan. So yung ikot niya is counter yan. So okay na tayo dyan. So mas maganda kung tetestingin natin yung kanyang piston kung wala bang leak mga katropa. So para malaman natin kung nagwo-work yung ating low reverse brake, so pwede natin siyang ilagyan ng konti pressure ng air. Ayun no? Huh? Sabihin okay yung ating ano, malakas yung pressure niya. So yun, isa. Nakita natin yun mga katropa. Low and reverse brake. So yung checkin natin susunod na air pressure mga katropa, yung power clutch. Yung checkin natin. So dito siya mga katropa. So tingnan nyo ha. Papalo to. Yan o. Pag dumating yung pressure sa kanya mga katropa, yung work ng clutch, ganyan lang yan. Pag tinulak na ng pressure yung piston, tutulak niya yung piston paakyat. So magwa 1:1 na yung mga plate clutch ngayon. Ito naman yung nakadugtong sa isang shaft mga katropa. Ayan, nakaganyan. Ayan. Ayan. Pag pre, yan yung ikot niya pag pre. Pag dumating na yung pressure at nag-shift na yung sa gusto niyang shift mga katropa, ayan. Hindi mo na siya maiikot kapag tropa. So ganun lang mga katropa yung ano, yung flow ng pressure ng fluid. So papasok yung fluid dito sa overdrive, ay sa overdrive, sa forward clutch, sorry. Yan. So pagpasok ng pressure, parang first gear, sabi natin first gear. Yan, pag upi-first gear ka na, lalagay mo sa D, automatic 'yun, first gear. Ngayon, itutulak na ng pressure yung piston. Pag tulak ng piston, magdidikit na yung clutch and plate. Magwa 1:1 na sila. So, tsaka na magkakambyo ng ano. Parang ano lang yan eh. Parang pagpasok ng manual sa first gear. Pag binitawan mo na yung clutch, tatakbo na. Ganun lang yan. Ito pressure. Tutulak yung papasok yung pressure. Tutulak yung piston. Yung piston naman mag-a-up kasi meron ng pressure na dumating. So, paglipat naman, sabihin, halimbawa ulit, ito yung first gear. Paglipat naman na second gear, magre-release yung pressure nito mga katropa. Pupunta naman sa isang shift. Ngayon, paano bumabalik yung piston pag wala nang supply ng pressure? Kasi meron siyang retainer spring component sa loob. Yan, papakita ko na sa inyo yung manual mga katropa para magkaroon kayo ng idea. So tatanggalin ko na yung aking ano na to. Yan.
So ayan, meron tayong basic manual dito mga katropa, kung makikita nyo, ayan. Hindi siya kompleto mga katropa, kulang, kaya ano, hirap kasi maghanap eh. So ayan, ayan, sabi ko nga, pagpasok ng pressure, tutulak itong piston, mag-1:1 yung mga yan. Ayan, tapos itong nakadugtong number 1 na to, forward clutch hub, ayan, itong hub na to. So pagka wala na yung pressure, itutulak na ng spring pabalik yung piston. So magpipre-wheeling naman siya. Pagkadating sa second gear, kung ano man yung next na gagana, mga katropa. So yun lang naman, basic lang mga katropa yung component ng automatic. So next naman tayo rito, assembly natin mga katropa. So plate. Clutch. Plate. Clutch. Plate, plate, yes, snap ring, so yun, meron din ang plate yan mga tropa. Itong 3 and 4, pasok na natin ganyan yung mga tropa. Tapos yung kanyang hub, nakalimutan yung posisyon ng mga bearing ninyo mga katropa. Tapos pasok natin yung hub. Tapos kabit nito mga katropa, assembly. Papasok natin dito mga katropa. Assembly natin siyang ipapasok. Ngayon, pwede natin kabit yung kickdown brake. So pag nakabit na yung kickdown brake mga katropa, so testingin natin ngayon itong kickdown brake kung magpapunction mga katropa. So okay yung ating kickdown brake. So wala naman siyang adjustment, tinanggal ko siya kasi ganyan yung adjustment niya mga katropa. Yung iba merong adjustment yan mga katropa na kickdown brake. So ilalagay na natin yung rear cover mga katropa ng ating transmission. So siyempre bago yung lahat, huwag nyo kakalimutan yung mga o-ring. Yung o-ring yan. Meron siya ang tatlong o-ring. Kasi pag walang o-ring yan, maglilip yung pressure mga katropa. Tapos lagyan natin ng manipis na silicone. Sure natin na lapat mga katropa yung ating cover. Kasi pag nakangat yan, ibig sabihin may nakatukod mga katropa. Huwag natin siyang pupersahin. Kailangan ma-double check natin. So yun na tropa, natapos na natin yung ating rear cover. Ayan, FN21 transmission. So assembly na natin dito sa ating forward clutch mga katropa. So dito yan.
So yun mga tropa, pinasok na yung ating forward glass. So ngayon, assembly na natin yung mga differential, counter. So yan mga tropa, nakabit na yung ating differential tsaka yung counter gear. Yung ating hanggam. So yun mga katropa, nakabit na natin yung oil pump natin. So ikakabit natin yung valve body mga katropa. So ngayon, natapos na natin yung ating transmission mga katropa. So wala pa kasi yung filter. So hintayin pa natin yung filter. Hindi natin siya makukumpleto, maitatakpan mga katropa. So yun, ganun lang naman yung pag-assemble ng FN21-22. So napaka-basic lang mga katropa. Yun lang ano nito, yung magiging ano natin, kung mag-ship ba siya mga katropa. Yun lang yung ano natin dito. So malalaman natin yan kapag sinalpak na natin at na-testing na natin mga katropa. So kung may problema, so desisyonan uli natin mga katropa. So ganun lang yun mga katropa, hindi naman natin ma-perfect yung ano. Pero basta siguraduhin lang natin na tama yung mga parts na nilalagay natin yung nasa position para hindi rin natin pagdadahan pag nagkaroon ng problema. So ganun talaga, yung problema hindi natin maalis kapag dati sa mga ganyan mga katropa. Isosolve natin yan. Yan. Isosolve natin yung problema. Yung problema nandyan na yan. Sinosolve na lang yan mga katropa. So yun mga katropa yung ating transmission. So gaya nga na sinabi ko, hindi natin matatakpan kasi nga wala yung kanyang filter. So hanggang dito lang yung ating ano. Pero at least kahit pa paano mga katropa, na assemble na natin. So konti na lang yung kaabi natin pag dumating yung ating ATF filter. Yan. So kailangan natin takpan yan para hindi kailangan natin takpan para hindi pasukan ng
Dumi, mga katropa. So, ganyan muna yan, mga katropa. So, lalagyan ko lang siya na dalawang bolt para hindi siya langawin. So, lagyan na natin yung mga bolt para ano, yung pinaka ano lang. Huwag natin higpitan. So yun mga katropa, gaya na sinabi ko, hindi muna natin higpitan kasi nga wala pa yung filter. So yun, nakita nyo naman yung ano natin, kung paano natin in-overall, sana nakakuha kayo ng idea, lalo mga beginner. So, simpleng-simple lang naman, pero mas masarap kasi kayo yung humahawak, kayo yung gumagawa mga katropa, mas mabilis kayong matututo. Ganyan, mga pag-aralan nyo, yung mga ganyan. Yung mga ginawa natin na ganito is ito yung mechanical problem. So, yung mga electrical problem, gaya ng harness, mga solenoid, harness dito, harness papuntang TCM. So, yun yung mga, ano, mga electrical problem, gaya ng force generator A, force generator B, speed sensor, yan. Yung may mga sensor, yan yung mga electrical problem, mga katropa. So, yun mga katropa, natapos na natin. So, ayan mga katropa, natapos na natin yung transmission. Kaya nga pala, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel na patuloy na nandiyan kayo na nagsasubscribe. Ayan, sa mga hindi pa nakapagsubscribe mga katropa, click yung subscribe button tsaka yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video mga katropa. Baka sakali makatulong sa inyo balang araw mga katropa yung ating mga content. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching mga katropa. See you in my next video. Peace.